Ito yung idea na ibibigay ko sa inyo kung paano ito tinatanim na kahit sa container. Ang tanglad na ito ay nagbibigay sa iyo ng kita na kahit bisita at pwede mo ito gawin na kahit sa bahay lang. Tapusin mo lang panoorin ang video ito para magkaroon ka ng idea kung paano ito tinatanim. Bukod dyan, ituturo ko na rin sa inyo mamaya kung paano ito imamarket para mas lalo pang lumalaki ang inyong kinikita kung kayo ay nagbibinta. Ang tanglad ay super demand sa market dahil ginagamit ito, nilalagay sa lechon, nilalagay sa tinola, at ginagawa pa itong juice. At ginagawa pa itong herbal. Kaya kung mayroon kang tanglaran dyan sa inyong bahay, napakaswerte mo dahil pwede ka ditong kumita ng malaki. Ang tanglad, wala itong pinipiling lupa, payat man o mataba ay nabubuhay po ito. At kahit sa container mo siya itanim, kahit anong paglalagyan niya, talagang nabubuhay po ito. Tara na, let's go! Huwag na natin patagalin at ituturo ko na sa inyo ang unang step na dapat niyong gawin. Ang unang gawin dito, dapat mayroon po kayong puno ng tanglad. Bali, ito yung magiging seedlings niya. Ang tanglad na ito ay mabibili niyo sa market. Ang gagawin dito, kailangan magpatubo ng ugat para mas mabilis tumutubo ang iyong tanglad. Kailangan lang dito ay putulin o tanggalan ng dahon. Pagkatapos, kailangan niyo kumuha ng baso o pwede kayo magputol ng plastic. Dito niyo ilalagay ang tanglad na pinuputol niyo. Lalagyan ito ng tubig hanggang sa kalahati ng plastic. At ilagay ito sa area na hindi siya maisturbo. After 5 days, meron na itong dahon at meron na din itong ugat. Maghintay muna tayo ng 10 days bago natin i-transplant. Habang tayo ay naghihintay, kailangan na natin gagawin ang container na kung saan natin itatanim. Kung meron kayong ganitong container, pwede. Hatiin lang nyo ito para mas marami pang mapagtaniman. Butasan lang nyo ito para mapag-drain na ng tubig na tuwing kayo ay nagdidilig. Yung malalaking butas, kailangan nyo itong takpan kahit karton. Kung wala kayong ganitong container, ay pwede kayo gumagamit ng polybag, sako, balde, plastic, at iba pa. Ngayon, kailangan na natin maglagay ng lupa. Ang kailangan lang ay malambot ang lupa, mataba, para mas mabilis lumalaki at mabilis din dumadami ang kanyang puno. After 10 days ay pwede na siya i-transplant, mahaba na siya at mayroon na siyang dahon at ugat. Ang seedlings ng tanglad, ibaon mo lang ng 3 cm at idiin mo konti. Pagkatapos, kung meron kayong itlog ay pwede nyo lalagyan, kung wala, okay lang. Pagkatapos, kailangan nyo itong dinigan para mas mabasa siya at mabilis siyang tumutubo. At kailangan ito masinagan ng araw. After 2 months, ganito na siya kalaki, makapal na ang dahon, makapal na din ang puno, no? So marami na yung sangasangan niya. Sa ganitong edad ay pwede na kayo mag-apply ng organic fertilizer. Kung wala kayong organic fertilizer, okay lang kasi option lang naman kung pwede nyo i-apply ng fertilizer ito. Ang pag-apply ng organic fertilizer, ganun pa rin yung tinuturo ko na butasan nyo sa gilid at doon nyo ilalagay yung organic fertilizer ninyo. After 3 months, ganito na siya kalaki. So pwede na ito i-harvest. Pwede na ninyo ito ibibinta. So ang pagmamarket nito, para mas lalong lumalaki ang iyong kita, huwag na kayo pumunta doon sa market, pwede ninyo ito i-house to house. Pupunta kayo sa restaurant, kasi kailangan sa restaurant ito. Pupunta kayo sa establishment na nagluluto ng mga lechon. Punta kayo doon sa mga mamihan o nagluluto ng mga bulalo. Kumbaga, nakadirect na kayo mismo sa consumers, hindi na kayo dumaan doon sa retailer or dealer. Iyan ay option lamang po kung pwede nyo gagawin. Pero kung kaya nyo, gawin nyo. Pero kung hindi nyo kaya, pwede kayo dumaan sa market. So doon ang bagsakan ito sa market. Kung meron kang natutunan sa video ito, huwag mong kalimutan i-share. The more na maraming nakakita, mas lalong dadami ang blessings na paparating sa atin dahil nakakatulong tayo sa kapwa. Thank you for watching!